Yan, magandang araw mga idol, Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga business at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sa araw na ito mga idol, ay isang reaction ang ating gagawin doon po sa content ni Intoy, kung saan po ay prenak niya si Nika. Napagandang pag-usapan ito mga idol kasi mayroon tayong mapupulot. Mayroon akong nakitang mga punto na pwedeng ma-relate natin sa ating pang-araw-araw na sitwasyon at mayroon tayong mga aral na mapupulot dito. Ang nais ko lamang mga idol ay tapusin ninyo ang video hanggang sa dulo bago kayo mag-komento para hindi malihiyas ang ating mga comments. At ganun pa man mga idol, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang pindutin ang subscribe button para po sa Kabusiness Family, Kabusiness Official, and of course kay Papa Dits. Okay, so una sa lahat, habang pinanonood ko itong content ni Intoy, ano po, sa prank niya kay Nika, masasabi ko na all goods, napakagaling ni Intoy sa larangan ng pagpaprank. Kasi na-establish niya, para maging makatotohanan, inayos niya yung motor, lumabas si Nika, nakitang inaayos yung motor, and then naitago niya yung camera, napakagandang ano yan, napakagandang ginawa niya, at doon ay nailabas talaga yung naturalismong reaksyon ni Nika. So, good, napakagandang ginawa at masasabi kong kung sakaling magtutuloy-tuloy ito ay pwede mo itong isama sa iyong mga content, ano, itong mga pagpaprank. Nakita ko rin yung preparation ng pagpaprank niya na bago ang prank ay pinaliwanag niya sa mga tao. Pinaliwanag niya sa mga tao na ito ay prank. Ito ay isang napaka-importanting aspeto ng isang prank upang sa ganun ay hindi po malito ang ating pong mga manunood at kampante sila, alam nila na ito ay isang prank lang pala. So, ito na pag-usapan natin itong mga magagandang aral. Along the way, habang nag-uusap na sila, sinabi ni Intoy ano, na ibebenta na yung motor at may buyer na. So dito nakita natin yung natural na reaksyon ni Nika, naghalit siya. No? Naghalit siya, talagang pinagalitan niya si Intoy. Sabi nga niya rito, lagi na lang, bakit hindi ka ano, hindi ka nakipag-usap sa akin? Hindi dapat na ikaw lagi ang magdedesisyon, yun ang sinabi niya. Sa reaksyong ito ni Nika, nakita ko mga idol, ang isang Nika na mayroong pagpapahalaga sa mga gamit na naipundar nila. Yun yung nakita ko sa kanya. Kay ano man ang estado ng gamit na ito, sinasabi ni Intoy na hindi kasi sira na o may mga sira na, papalitan naman natin ng bago. Sa si Nika ay nakitaan ko ng punto na yung mayroong pagtitipid kasi una, sabi niya, pwede pa naman, maayos pa naman, naipa-change oil nga natin yan. So, binibigyan ng importansya ni Nika ang bagay na kanilang naipundar. Yun ang nakita ko. Pangalawa, ipinakita din sa prank na ito yung estado ng relationship ng magpamilya. Ina-establish dito yung sinabi ni Nika na dapat hindi ikaw ang nagdedesisyon. Mahalagang punto yan mga idol kasi tayo, lagi natin itinuturing bilang mga lalaki, lagi natin sinasabi, tayo yung padre ni pamilya. Dapat tayo lagi ang magdidesisyon. Di po ba? Laging sinasabi nyo, di, tayo masusunod. Tayo nagtatrabaho eh. Pero dito, talagang ipinamukha ni Nika na hindi, kailangan ay isang gunin mo muna sa akin. Dapat na pag-usapan natin. Yun yung magandang punto na nakita ko doon. Sumasalamin na dapat sa isang desisyon ng mag-asawa, ay nararapat na upuan muna at pag-usapan. Kahit tayo mga lalaki, kahit yung padre de pamilya, dapat bigyan natin ng puwang at pagkakataon ang ating mga asawa na marinig din ang side nila at maisama sila sa anumang desisyon na ating gagawin. Kasi ang pinag-uusapan ay concern ng pamilya. Lalong-lalo na dito sa motor, sinabi ni Nika, hindi ba ginagamit natin yan araw-araw? Ano nang gagamitin natin? Sabi nga nito, ipapalitan naman. Medyo naano si Nika eh. Kasi kahit papalitan, kumbaga, sabi nga niya, hindi pwede yun. Kasi nakita ko yung pagbibigay niyang importansya, pagpapahalaga doon sa motor nila, na kahit ganoon, dapat ayusin lang. No? Una, nakita ko rin yung pagtitipid. Nakita ko yun eh. Kasi kung hindi sila magtitipid, sa ngayon na naganyan si Intoy, sabi niya, sige, benta mo na. O nga, makakabili naman tayo ng bago. Ano. So, ganun yung
posible sana ang senaryo kung sumang-ayon siya doon. Pero hindi, pinaglaban niya. Hindi, mag-aaway tayo nito kung ipapagpapatuloy mo ang ganyan. So, napakaganda nito mga idol. Hindi lang ito isang ordinaryong prank. Kailangan, kung ating pong ipapalalimin ang ating pag-aanalisa sa videong ito, may mahalagang aral ito sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin mga idol, mahalaga po ang tinatawag na pag-uusap sa loob ng pamilya. At importante po, kung maaari nga sana, kung malalaki na ang ating mga anak sa desisyong ganito, ay nahihingian din natin sila ng opinion sa anumang desisyon na gagawin natin. Hindi porke tayo mga magulang, hindi porke tayo ang lalaki, hindi porke tayo ang padre di pamilya, ay tayo na lamang ang masusunod. Kaya ho, napareaksyon ako kasi nakita ko yung magandang mensahe dito patungkol po sa pagbibigay importansya sa ating mga miyembro ng pamilya. So mahalaga po mga idol, ano, kung malaki na po ang ating mga anak, sa anumang desisyon na ating gagawin ay nahihingian din sila. Lalong-lalo na po ang ating asawa. Kasi sa anumang desisyon ay dalawa kayong talagang sasakop ano po, at sasaklaw sa desisyon na yan. At tandaan nyo, ang pagkakamali ng desisyon ay magiging suffering yan ng buong pamilya. Eh kung sakaling mali ang desisyon na yan, di po ba? Eh, hindi mo ba sasabihin na, uy tika, ako lang nagdesisyon nito, di po ba? Pero sa pagtakbo ng isang maganda at matiwasay na pamilya, napakaganda po na mayroong desisyon ang lahat o kasama sa desisyon ang lahat. So congratulations, Intoy, napakaganda po nitong prank mo. Hindi lang ito ordinaryong prank mga idol. Hindi lang siya prank as in para ipakita yung naturalismo, ano po, na Nika. Although nakita natin yung natural na Nika, ano po, kung ano siya, out of camp. Yun po ang maganda eh. Sana sa mga kaguwang na may mga asawa, gawin nila itong prank na ito para makita din natin kung ano ang natural ng ng kanilang mga asawa, ano, out of camp. Kasi dito pinakita talaga ni Nika yung kanyang out of camp na expression, official expression. Oo. Yung boses niya talagang nandyan, natural na natural, ano po, na isang galit na galit. Hindi siya nag-imi. Pero sa kabilang banda, naging maganda siya kasi tulad niya ng sinasabi ko, nagkaroon tayo ng magandang idea doon sa prank na yan. Yung message itself ng video ay mayroon tayong mapupulot. Ito rin ang suggestion ko rin sa lahat ng mga magpa-prank, ano. Na importante po kung ano po yung message natin na nais i-deliver sa ating mga manunood. Napakagandang punto po 'yan para at least mahiligan o magustuhan nila na uy, kahit prank lang 'yan ay kumbaga andyan yung ano, yung attention nila kung ano po yung mensaheng nais mong ibigay. So, ito marahil hindi ko lang alam kung napansin din ninyo tulad ng nakita ko. Pero ayan po ang mga puntong nais kong ibigay sa atin. Ano? Inuulit ko, napakaganda po ng prank na ito. Una, yung pagpapahalaga po sa isang bagay na anumang na-acquire natin ng isang pamilya. O kung ngayon po na-acquire ninyong mag-asawa, ay importanteng bigyan ng pagpapahalaga. Pangalawa, anumang pong desisyon na gagawin sa pamilya ay dapat pinag-uusapan. Both sides, si Mr. at si Mrs. ay dapat nakaupo po sa desisyon na yan. At dapat lahat ng mga desisyon natin ay ipinapaalam natin sa ating pamilya upang sa ganon ay nakakahingi man tayo ng alternatibo nilang opinion na pwedeng makatulong para mas higit na mapaganda ang alingmang desisyon gagawin natin. Tandaan po, ang pinag-uusapan po, pamilya, hindi ikaw bilang padre di pamilya. Okay, so ako po si Taong Gala mga idol. Comment down below mga idol para po naman na kung ano naman po ang inyong mga komento ano po dito at babasahin ko po yun. Pero bago po tayo magtapos, please do connect. Kabusiness Family, Kabusiness Official and Papa Dins. And of course, isama na po natin ang ating mga kagwang mga idol, ano, especially kagwang Intoy. So sama na po natin lahat ng mga kagwang, siyam na po siya, sila mga idol. At syempre, ang ating pong mga ka-business reactors. Hanggang sa muli po mga idol, mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. So,
Salamat po na marami. God bless po.